ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiserang tema, lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Heto na mga eksena ng ating abangan para sa susunod na linggo. Mas patindi na ng patindi ang bawat eksena ng The Broken Marriage Vow sapagkat isang araw ay tila matutunugan na ni Gio na may ginagawang kakaiba ang kanyang ama. Kaya naman gagawa ito ng paraan upang sundan ito at doon nga'y masasaksihan niya na magkasama sa iisang bahay ang kanyang dad, ganoon nga rin ang boss niya na si Miss Lexi. Diretsahan niyang tatanungin ang mga ito kung magkarelasyon nga raw ba silang dalawa. Hindi na rin may tatago pa ang gulo sapagkat malalaman na nga rin ang pamilya Lucero ang tinatago nilang sikreto. Sa pagpunta ng mag-asawang ilustre sa kanilang tahanan ay ibubuko na ni Dr. Jill ang kanilang relasyon. Ikukwento nito na kirida nga raw ng kanyang asawa ang kanilang anak na dalaga. Agad na sasabihin ni Lexi na mag-shut up nga raw itong si Doktora. Ngunit hindi ito magpapapigil dahil sasabihin niya na nabuntis nga raw itong si Lexi at nagpunta ito sa Amerika upang ipalaglag ang kanyang anak. Labis na kahihiyan naman ang mararamdaman ni Lexi kaya agad nga itong tatayo ng kanilang hapagkainan at babatukan ng napakalakas si Doktora Jill. Sa labis na galit ay hindi magpapapigil itong si Mr. Fred Lucero at sasapakin niya nga itong si David. Habang itong si Mr. Fred naman ay galit na galit rin sa kanyang anak at tinatanong nga itong kanyang dalaga kung bakit daw naisipan nito na pumatol sa isang lalaking may asawa na. Mapapaupo si Lexi sa sahig habang umiiyak. Isasagot nito sa kanyang ama na mahal niya nga raw kasi itong si David. Sa inyong palagay, posible kayang maihinto ang proyekto ni David gayong natuklasan na nga ng pamilya Lucero ang ginawa nitong panluloko sa kanilang anak na dalaga? Yan ang ating pakakaabangan dito lamang sa The Broken Marriage Vow. Tumutok lamang para lagi po kayong updated sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig and God bless us all.